Hi guys, welcome to Richard Kabili YouTube channel. At today, ating pag-uusapan is about sa ating memory or capacity na memory ng ating mobile phone. So, and guys, may mga namumroblema kasi dyan na bakit daw puno na or naghahang na ang kanilang cellphone or mobile phone kahit kakunti naman ang nakasave na mga files or video or picture man iyan. So ayun guys, dito sa tutorial na ito, tuturo ko kung paano ayusin or i-fix ang ating memory ng ating mobile phone. So okay guys, before tayo mag-start, kindly subscribe to my YouTube channel by pressing the subscribe button and the bell to notify you if I have new video. So ayun guys, namumroblema ba kayo sa inyong cellphone na kasi ganito guys, kapag ang cellphone natin is puno na or kakunti ng available na space, so nagkakaroon ng mga problema sa ating mobile phone gaya ng naghahang yung isang application. Pag minsan nakaka-experience pa dyan, may mga text or tawag na hindi matanggap ng ating mobile phone kasi nagkakaroon ng problema dahil kakunti na ang memory ng ating mobile phone. So ayun guys, sa tutorial na ito, malalaman nyo kung paano ang gagawin para tumaas ang memory capacity ng ating mobile phone. So okay guys, sundan nyo lang ang aking tutorial. Then tiyak tataas ang inyong memory na wala kayong dideleting mga files na video or picture sa inyong mobile phone. So and guys, sundan nyo lang ako. Ang gawin nyo lang, punta kayo sa inyong file manager. So and guys, punta tayo sa ating file manager ng mobile phone. So yun guys, ang gamit ko nga pala is Oppo mobile phone. So depende na yan sa klase ng mobile phone. So sa tutorial na ito is about sa memory ng Oppo mobile phone. So yun guys, pag nandito na kayo sa file, so makikita nyo dyan yung mga items ng audio, kung ilang ba yung nakasave dyan, yung video, yung photo. So meron akong 4,548 items of photo. Doon naman sa video is mayroong 46 items. Then dito sa document, APK, Messenger, so konti lang siya. Then makikita nyo dito yung available storage pa ba ng inyong phone. So ayun guys, meron akong 4.36 gig pa na available dito sa aking mobile phone. So ayun guys, tandaan nyo yan ha, kasi 4.36 gig na unused, ibig sabihin hindi pa yan nagagamit or available na pwede natin gamitin sa ating mobile phone. So after nating magawa yung procedure na to, so titingnan natin kung gaano ba kalaking gig ang madadagdag dyan. So ayun guys, kasunod naman is yung SD card. So depende na yan sa inyong SD card na nakalagay na memory kung ilang gig ba. So ayun guys, kasi wari ko to, 4 gig lang wari ko tong nakasave sa SD card ko. Then dito naman sa baba, so pwede namang walang SD card. Then dito naman sa baba, makikita nyo yung clean storage. So ayun guys, dito na tayo pumunta sa clean storage. So click nyo lang yung clean storage. Then dito sa clean storage, so makikita nyo yung available na gig pa ba sa inyong mobile phone. So ang total na gig ng aking mobile phone is 32.0 gig ang available. Then ang available na lang pala, ang total pala na pwedeng or total ng gig ng aking mobile phone is 32. Then ang available is 4.36 gig na lang. So ayun guys, number 1 yung gagawin is ito, save to clean. So ang gawin nyo, click nyo lang itong save to clean. So tingnan muna natin kung anong laman ba ng save to clean na to. So ayun guys, ito yung mga APK na mga junk file, yung mga junk ads. So ito yung mga nakain ng paunti-unti ng mga MB na halimbawa nag-search tayo sa
sa, halimbawa, nag-search tayo ng Facebook or ng YouTube, may mga ads na nalabas. So, meron dyan na kaunting MB na nadadagdag dito. So, ibig sabihin, pataas ay pataas yan. Kapag dumami yan, so, ayun guys, kapag dumami yan, syempre, madadagdag ang memory mo. Pag hindi mo yan clear, so, mababawasan pa yung 4.3 gig na available mo. So, kapag madami na napuno na, so, mas malamang nauunti pa yung inyong available na gig. So, para ma-clear siya, so, pindutin niya lang itong clear button. So, yung guys, hindi nga pala yan makaka-apekto sa inyong mobile phone o mga files na nakasave dyan sa inyo. Yung mga gaya ng mga video, photo, or kung anumang in-record nyo sa inyong mobile phone. So, kasi yan yung mga junk file, ibig sabihin, yung mga nakukuha natin na data sa mga pagsesearch natin. So, pwede na siyang i-clear. So, hindi siya makaka-apekto sa ating mobile phone or memory. So, ayun guys, dito naman tayo sa baba is yung sa app data. So, ayun guys, before tayo pumunta dyan sa application data, dito muna tayo sa categorize files. So, categorize files. So, makikita mo dyan yung photo cleaner. Meron akong 527 pieces. Sa video is 1.71 gig. Ito na daw yung nagamit ko na video. 1.7 gig. Or yung file na ginamit ko. Pumunta lang kayo sa video cleaner. Click nyo lang siya. Then, dito sa video cleaner, hanapin nyo yung recently delete. So, ito guys, yung mga na-delete nyo na hindi pa naman siya permanently delete sa iyong mobile phone. So, ito guys, yung mga delete na pwede nyo pang i-recover. Or, may pagkakataon pa kayong i-recover siya. So, ang gawin nyo lang, click nyo lang siya. Then, ayun guys. So, makikita mo dyan yung video na pwede mo pa siyang i-delete or madadagdag pa yung 417 MB na data sa iyong mobile phone. So, okay guys. Para ma-delete siya, check mo lang yung box doon sa kanang bahagi and click nyo ito sa baba yung delete. Then, okay. Delete one video. Then, yung sa audio is 211 MB. Sa document is 3.9 MB. So, ayun guys, kapag pinag-add nyo siya, so, hindi siya aabot sa 32 gig. Plus, i-plus pa natin yung available on the phone, yung 4.3 gig. So, ayun guys, wala pa siyang 32 gig. Pag, ganba, 4 plus yung app data niya is 4.2, di bale 8 lang. Then, ito, 9, 10, halos pumapalo lang siya ng mga 11 gig. So, ayun guys, kalimitan naman sa mobile phone, yung kalahati ng gig ng mobile phone natin is nasa pinakang system ng mobile phone. So, ayun guys, papakita ko na sa inyo kung paano magbura yung mga files or unnecessary files sa inyong mobile phone. So, dito sa app data, so, all app chachi data. Ito yung mga chachi na mga ngayon nga pinaliwanan ko na yung pag nagbukas ka ng isang application, so may mga files na napasok dyan na pwede nyong i-delete na hindi makaka-apekto sa inyong mga data ng mga video at picture. So ayun guys, click natin yung all app chachi data. So meron siyang 4.2 gig. So 4.1 or 4.12 gig. So okay guys, click lang natin siya. So, ang nilalaman niyan, yung mga application ng iyong mobile phone. So, yun guys, nakahanay siya kung alin yung may pinakamataas na chachi data na kinakain ng iyong memory. So, yun guys, yung PixArt ko ang may pinakamataas. Then, kasunod yung photo, system chachi, and share it. Then, sunod-sunod na siya, paunti-paunti hanggang sa baba. So, ayun guys, kapag gusto nyo delete yung chachi ng isang application, so, i-click nyo lang siya. Bawa ito, PixArt. So, meron siyang 2.2 gig. So, be clear lang guys sa pag-delete nito kasi halimbawa,
isang file meron kang didelete, halimbawa ito sa YouTube, may meron ka diyang mga naka-download or yung naka-save na file na hindi mo alam ang password ng iyong YouTube. So dapat naka-save na siya. Then sa Messenger, click nyo lang kung may mga naka-save kayo diyan mga file. So mabubura siya, yung Clutchati nyo is mabubura. So yung mga file naman noon, halimbawa sa Messenger, so hindi naman mabubura yung iyong mga friend diyan sa Messenger. Yun lang mga yung chachi niya lang yan, yung halimbawa yung mga text na binura mo na, na naka-save pa naman siya diyan sa iyong Messenger. Halimbawa yung mga, kasi pag tayo nag-send ng mga file, merong napupunta na chachi na kaunti sa inyong Messenger. So ayun yun guys. So tingnan natin dito sa PixArt natin. Ayun guys, yung save drop may 2.1 GB, and preview image 20.1 GB, data files 3.MB. So ayun guys, may mga check na siya. Pag tinyag nyo itong pinakang ibabaw, so magkakaroon na rin yung pinakang ilalim, kasi yun yung nilalaman ng PixArt. So ayun guys, hindi naman mabubura yung pinakang application nyo, yung mga file lang ng inyong PixArt. So possible na mabura, gaya ng mga nakasave sa drops, yung preview image, image nya yung ano lang, yung preview image lang. Pero yung mga nakasave nyo yung files sa PixArt, so hindi siya magagalaw. Magagalaw lang dyan is yung mga nakasave sa drop doon sa iyong PixArt. So okay guys, check natin yung mga may file dyan. Gaya dito share 8, tingnan natin, receive 1.9, receive file. So be careful sa pag check kasi gaya nitong share 8, yung receive file mo, meron kang na-receive na file, ito yung sinend sa iyo, receive video. So guys, huwag na natin yung delete kasi yung mga nakasend sa akin na mga video and picture, so possible na mawala. So titingnan muna ninyo yung pinakalaman ng isang application. So yung guys, ito sa file, uncheck na natin itong file kasi baka ma-delete yung laman ng file. Ang thumbnail chachi lang pala, so pwede na siyang i-clear. So okay, Instagram, check natin, image chachi, save picture. So okay, check na natin yan. Facebook, save picture, clean up with caution. So okay, yung mga sinib nyong picture sa FB Lite nyo, yung sa Kini Master, to save screenshot, save project. So magubura din yung mga nakasave nyong project. So wag na yan kasi meron ako nakasave na ano, sa video naman, yung video thumbnail, clean up. So okay, click na yan, video thumbnail. So dito naman, Steam Store, Messenger, YouTube, IPS, check na yan kasi hindi mo tayo nagamit yan. So yun guys, system, sa system, photo need to be reload after being delete. System, huwag na natin yung check. So yun guys, dito sa photo, image chachi, clean up, recommended. So okay, chachi ng ano lang, system po, check nyo lang. And okay na, kapag na-check nyo na yung gusto nyong burahin, punta na kayo dito sa baba, delete nyo na. So nandito yung available na madi-delete, 3.78 GB, ibig sabihin yung babalik na memory sa inyong phone storage. So yun guys, delete nyo na lang siya. So be careful kasi may mga file dyan na possible na madelete. So yun guys, click nyo yung delete, then this item will be removed, this cannot be done. Undone. So okay guys, ibig sabihin kapag ni-remove nyo na, so hindi nyo na aring ibalik, so click nyo yung delete. And guys, cleaning na siya. So ito lang natira, konti na lang yung sa Google Play Store, share rate. So natira na, 351 MB total na lang. Then tingnan natin kung ilan MB na ba yung bumalik. So yung available space na natin sa ating phone is 7.35. So yun guys, hindi nagalaw yung ating mga video and music and photo, hindi siya nagalaw. So ang nagalaw lang is yung sa mga application chachi, kasi malakas siyang kumain ng chachi yung mga application na yan, lalo na yung mga latest ngayon, hindi gaya ng mga sinauna na konti lang ang nakakain ng mga files. So yun guys, meron tayong available
na 7.3 gig. So ang nadagdag is halos nasa 3.3+ gig ang nadagdag. So ayun guys, malaking bagay ang ating ginawa kasi malaking nadagdag niya, pero hindi tayo nag-delete ng mga video, photo or music sa ating file. So ayun guys, so dito sa phone storage may 7.3 gig na ang unused, ibig sabihin available na siya 7.3 gig. Then yun guys, nadagdagan na ang ating memory na hindi na tayo nagde-delete ng mga video, music or photo sa ating mobile phone. So ayun guys, sana nakatulong itong aking munting impormasyon. Then kapag may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below. And kapag gusto nyo i-share, share nyo na rin ang aking video sa iba para matutunan rin ng iba. Then so guys, yung mga hindi ko pa dyan subscriber, mag-click lang kayo sa aking subscribe button and click nyo rin ang bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So ayun guys, yun lang, and thank you for watching.